Okay, so this will be slightly longer than a short, okay? So I'll just place the thumbnail there later, thumbnail, and basically the topic is the thumbnail. So if the teacher was Tagalogin ko na, no? Kasi mahirap English. Kung yung teacher dyan, no? This will all be in Pilipinas. Sorry for those listening in English. Kung ang teacher dyan, no? Eh, mainly nagko-concentrate siya sa pagiging mother tongue, no? Mother tongue. Pwedeng i-disregard yung sasabihin ko. Okay? Ang topic natin, mother tongue, ha? Pag ima-mother tongue mo yan, no? Pwedeng i-disregard itong sasabihin ko ngayon, no? Pero, kung hindi mother tongue, ang suggestion ko ay ito. Okay? Kung hindi yan mother tongue ang topic, ang suggestion ko ito. Mapapansin nyo, no? Letter I ang main topic ng lecture. Okay? Letter I. Hindi letter U. Hindi. Okay? Take note, ha? Hindi letter U. Ang suggestion ko, no, gagawa kayo ng ganyan, no. Ang suggestion ko, inidoro, R-U. Itama mo na ng spelling, inidoro. Okay? Ilug, I-L-U-G, U. No? Itama mo na ng spelling, I-L-O-G. No? Insekto. No? Ang suggestion ko, itama mo na ng spelling, INSEKTO. Huwag ng letter U. Okay? I hope you got my point. Ito kasi yung point dyan eh, no? Una-una, no? First time learners. Sabihin mo ng first time learners, no? First time learners. Maganda kasi yung first time learners. Itama mo na yung correct spelling. No? I-L-O-G-I- NIDORO INSEKTO. Okay? Kasi yung mga maling spelling dyan, bakit? Kasi pag tama yung inumpisa mo sa tamang spelling, hanggang mamatayan yan ang tamang spelling nila. Okay? Ngayon, kung yan ang natutunan nila, hindi, ano, LUG ang spelling eh. Hindi. Inidoru RU dapat. Hindi, insekto. SEKTU. Yun ang tamang spelling. Ang tawag natin doon, kaya kailanganin pa nilang ma-realize na kailangan nilang i-unlearn. No? Mahirap yung proseso ngayon, no? Kahit ako, no? Ang hirap i-unlearn yung mga natutunan ko ng dati. No? Ako nga nahihirapan pa eh. Di lalo na yung mga bulinggit na bata. No? I-unlearn nila, yung natutunan nilang alam nilang tama. No? I hope you got my point, no? I-L-U-G I-N-D-O-R-U I-N-S-E-K-T-U. Yun ang naisip nilang tama. Ang hirap i-unlearn yun later. After some years, i-unlearn pa nila, no? May conflict na naman sa isip nila, no? Bakit kaya unlearn to? Ito yung tama ng teacher. No? Bilibaw kay ma'am. No? Tama si ma'am. No? Letter U lahat. Letter U. No? Magkaka-conflict pa siya sa mind niya. At saka, ang hirap i-unlearn. No? Kesa kung nag-start ka sa tamang spelling agad-agad, diyan pa lang na itamang spelling mo na, dire-diretso na yun. Wala nang unlearn-unlearn phase pa. Okay? Sana nakuha niyo ako sa pagtuturo ng elementarya, no? Sa pagtuturo ng elementarya na hindi tayo may konsepto ng provincialism, no? Kasi pag provincialism ang konsepto natin at saka yung natawag natin mother tongue, hindi na kailangan pansinin itong video ko, no? Delete mo na itong video ko. Ang topic ay mother tongue at saka yung mga terms na provincialism, no?
hindi na applicable itong sinasabi ko ngayon, okay? Kasi pag provincialism, may bibigay ka ng leeway. Okay? Hindi tayo strict to gaano ron, no? Hindi ko na-explain yung provincialism. No? Hindi tayo strict to ron kasi sariling ano na yun eh, area na nila eh, no? Provincialism na yon, no? Pagbibigyan natin, no? Ngayon, ano hindi natin pagbibigyan sa provincialism, sa sariling area niya? Pag yun, nagsasalita na for the whole Philippines. No? Hindi na dapat may provincialism. Okay? I hope you got my point, no? At saka yung term na mother tongue, no? Kung mother tongue ang topic dyan, huwag pasin itong video na to. No? Okay? So, mahaba na, no? Ano, hundreds na yung nagawa kong videos, no? Ilang hundreds na, no? Hundreds and hundreds and hundreds. Scroll lang, 4, 8 ron, 16 doon, magkaka-interest kayo. And you'll learn from those videos. Old videos of mine na nagawa ko na, you'll learn, promise. No? Tiyaga lang sa pagpili ng title na gusto mo, na mag-i-interest sa'yo. No? You'll learn from those titles. Promise. Subscribe and follow. Follow and subscribe.